Good morning, mga mi. Isang napakalamig na umaga na naman dito sa Romania. And ang aga namin nagising ng aking asawa kasi kaalis na naman kami. Pupunta namin yung kanyang tito para sa pag-process ng papers. At yung aming sasakyan is nilalamig din. Diba? Kita nyo ang asos ng akon nga. Baba. So talagang maritis pa ako sa Bichina. Nagmaritis pa ako sa Bichina. Super lamig din pala sa loob ng aming sasakyan kasi itong asawa ko hindi niya inon yung heater. So napifeel ko talaga na yung lamig is pumapasok sa kaibuturan ng aking katawan. Yung asawa ko is bumili muna siya ng coffee para naman mainitan yung aming katawang lupa. Kasi malamig siya. Even though na ganito yung itsura niya. Diba? Mainit siya, pero sa likod ng init is malamig. So, kailangan namin ng pampainit sa aming katawang lupa. Nadaanan din namin si Kuya na kumukuha ng basura. Basura day pala dito ngayon sa village and ganyan nga yung pagkuha ng basura dito. Nandito na pala kami sa Fitesh, napansin ko lang na nilagyan nila ng stag or flag kasi before, wala yan yung flag ng Romania. And super ganda na ngayon ng Fitesh. Before kasi is parang hindi siya ganito kaganda yung ambience. Nandito na kami mga mi sa Fitesh. Eh, nahuli yung asawa ko kasi yung schedule nila is 9. And it's already 9:10, so 10 minutes late yung asawa ko. Yung pinsan niya is nandoon na, hinihintay siya kasi kailangan ng sa papers ba nila. Kasi yung mama na niya is wala dito. So, siya yung tatayo. After namin dito is ihati namin sila sa village which is located siya sa Slobusia kasi malapit yung bahay nila dito. Then, pupunta kami sa my thrift store or sa Ukay kasi meron silang sale today. So, dadaanan ko na lang and may hinahanap kasi ako para sa aking maternity shoot. Yes, gagawa na naman ako ng aking DIY maternity shoot para sa aking as sa aking anakish. O di ba? Pag first time mom ka talaga, lahat gagawin mo as a modern mom. Kailangan may mga pagganong ganap as a remembrance para sa aming first born. Kumain na kami ng aking anak nitong chocolate mga mi. Kasi ang tagal-tagal pala nila, it's already 10 na. Pero hindi pa sila nakalabas. Mabuti na nga lang, mayroong chocolate yung aking asawa. Then, I have water dito. So, kahit pa paano maiibisan yung gutom naming mag-ina. Parang napabayaan. Ito talaga yung mahirap kapag buntis ka. Kailangan may mga pagkain-pagkain. Kasi mga kapag nagtra-travel ka. Kasi palagi kang nagugutom. Pero na nagbuntis ako, alam nyo ba? Hindi ako mahilig kumain ng chocolate. Chocolate yung ipin ko. Sa akin yung first trimester. Pasensya nyo na yung ngipin ko na may chocolate. Grabe yung suka ko dito sa chocolate. But now, hindi na. Okay na ako. After 4 years, ay hindi pala, 4 hours ng paghihintay ko, is ito na nga, pauwi na kami. Then, yung nakikita nyong train, is hindi po yan siya for passenger. Yan po ay nagtra-transport ng mga products dito sa Romania. Hello mga langga, nandito na kami sa Slobusia. And ang haba ng pila pala doon sa may primaria or munisipyo, kaya natagalan yung aking asawa. And bumili yung aking asawa ng pagkain muna kasi nagugutom kami ng aking anak. Time check pala is 1:13. Maipapakita ako sa inyo. Ang ganda ng mga bulaklak dito sa may front ng mall sa may Slobusia. Yan pala yung maliit na mall ng Slobusia. Pero hindi pa kami nakapasok dyan ng aking asawa. Kung ano ba yung nasa loob ng kanilang mall. Pero sa front nito is may magandang flowers. Ipapakita ko sa inyo. Yan yun naman, mga langga, mga mi. Diba? Super ganda ng mga flowers. And they have different colors. Lapitan natin ang malapitan. Ito is rose or pink. Then other have orange to or portokale. And rosyo or red. Tapos, meron doong yellow. Diba, super lapad nito area. And it's really beautiful. Ang ganda ng part na ito. Kain tayo mga mi. And finally, nakabili na rin ng pagkain yung aking asawa doon sa Luca. Kasi doon kami madalas bumibili ng pagkain. At ito ay isa lamang sa aming mga paborito. Which is yung sandwich nila.
Ganito palagi yung aking ganap sa aking asawa tuwing umaalis siya, ako yung kanyang sidekick. After namin kumain sa sasakyan ng burger, sandwich pala yun yung binili ng aking asawa sa Luca. Nandito na ako sa my thrift store or sa my second hand na store. Papasok ako, titingnan ko kung masasama ko kayo sa loob. Kasi pag mga ganito, ang daming tao. Every time na may sale, yung thrift store na to is dinadayo ko talaga kasi ang dami mong pagpipilian and super gaganda pa. Unlike doon sa my Fitesh na maliit lang yung store nila.